Good day, everyone. I am Quisha Lamrockrockin from Alaminos City National High School. So, bago tayo magsimula, kailangan naka-prepared na yung ating mga gagamitin. So, ano-ano nga po ba yung mga kailangang gamitin para makagawa ng cable? So, una, ito po yung tinatawag na crimping tool. Ito po yung ginagamit sa pagputol ng wire at pag-crimp ng RJ45. Next naman po is yung wire stripper. Ito naman po ay ginagamit sa pagbalat ng wire. Ito naman po yung tinatawag na RJ45. Ayan po. Ito po yung ilalagay natin sa magkabilang dulo ng ating wire. Next, ito naman po yung tinatawag na UTP cable 5E. Ito po yung. So, para matest po natin yung gawa natin, kailangan po natin ng cable tester. Ito po yung magte-test kung maayos po ba yung gagawin natin cable. Una po, kailangan balatan po natin tong cable. Yan, gagamit po ako ng crimping tool. Pwede rin po ako gumamit ng wire stripper. Mamaya po ipapakita ko po kung paano gamitin. May mga parts po itong crimping tool. Ito po is to crimp yung RJ45 at itong matulis naman po sa baba ay ito po yung sa pagputol po ng cable. Kailangan po maging maingat po tayo sa paggamit ng crimping tool para po hindi po magka-problema. Next naman po, gagamit ako ng wire stripper. So, may mga kagat po yan siya dyan, pag ganyan po. Ayan. Ipapasok lang po natin yung wire. So, pag nakagat na po siyang ganyan, iikot lang po natin. Daan-daan lang po. Ayan. Kaya ito po yung tinawag na UTP, Unshielded Twisted Pair. So, naka-twist po, naka-pares po yung mga conductor. Ngayon naman po, kailangan naman natin i-untwist yung mga wire. So, tulad po neto, i-untwist lang po natin. White of blue, blue. White of orange, orange. Para makita po natin yung kulay. After natin man-twist, mag-isip na tayo kung ano yung gagamitin natin. Meron kasi tayong dalawang klase ng cable na tinatawag straight through at crossover. Pag sinabing straight through, kung ano yung gagamitin mo sa dulo ng cable na to, ganun din dapat sa kabilang dulo ng isa pang cable. So, pag ang crossover naman, kung ano yung gagamitin mo dito sa isang dulo ng cable, dapat iba na rin po dito sa kabilang dulo ng cable. So, may tinatawag po tayong coding. So, magsisimula po ako sa left side. Unahin po natin yung white of orange, orange, white of green, blue, yan po. Then, white of blue, green, and white of brown, brown. So, pagdidikitin lang po natin sila. Yan po. So, after nating pagdikitin yung white of orange, orange, white of green, blue, white of blue, green, and white of brown, brown, kailangan po natin siyang putulin kasi hindi po siya pantay-pantay. Hindi po natin siya may lalagay dito po sa RJ45. So, kailangan po putulin muna natin. Sa may sagad po neto, kailangan po mapasok po natin ng maayos. Ngayon naman po, i-crimp na natin yung RJ45. Huwag lang natin lalakasan yung puwersa para hindi mabasag yung RJ45. Ngayon naman po, susubukan natin yung ginawa nating cable. Ilalagay lang po natin siya sa cable tester.
Ayun naman po, dahil straight through yung ating ginawa, kailangan po pantay po yung ilaw. Sabay po dapat silang gagana.